Alright. So ngayon, tatry na natin yung ating bagong bike. Ang ating bagong bike, ang Ninja H2 SX. So yun, nakakabit na rin yung pannier case, no? So talaga, ready na pang touring. Nakakaba lang kasi galing tayo sa 34 horsepower lang eh. Tapos ito 200 na. Yun, supercharger. Kinakabahan ako. Medyo kabado pa. Hi, Davis. Hi. Medyo kinakabahan pa ako. Hindi ko lang kung paano ako sasakay dito eh. Yup, ganyan ba? Iyon no. Ang bigat. So ingat lang tayo no. Start. So yung kanina yan no. Ang laki ng TFT screen niya no. So pag i-on siya, on, saka mo lang gaganyan. Ganda. H2 SX. Ang laki ng screen niya. 6.2 ata yan eh. So naka-rain mode pa lang tayo no. Kasi hindi pa natin gamay yung bike. First start. Sheesh. Ayos. Well, let's go. Try na natin. Lord. Thank you po. Okay. First gear. And then yung brake. Okay naman. Okay naman. Ooh. Winker. Ang bigat niya. Pero kaya naman. So, oh, ang hirap iligo. Kalimutan mag-winker. Makita yung shifter. Oh, quick shift. Hay. Ito. Atarashin bike desu. Hayoku. Hai. Onegai shimasu. Mantan desu. Genkin de yokatta. Ah, mantan janai desu. Eto 2000 gurai desu. Genkin de ii. Hai, genkin desu. So desu yo ne, gasoline. Kakunin desu. Koe gasoline desu. Hai, daijoubu desu. Chotto kowai desu. Okay. Atarashii desu. Ima. Hai. Koe nan cc no? Sen desu. Hai. Ichiban okii no? Hai, sou desu. H2 desu. Sa mas, kira yung ganito. Pogi, pinagasang kagad natin. So this, 320. Hay. Okay. Hindi ko muna siya. Hai. Hindi ko muna siya fuel tank no kasi ginagamay ko pa lang yung bike eh. Ayoko naman siya i-full tank kasi baka bumigat. Mayari tayo. O nga pala. Isusuksok ko doon eh. Ano nga pala siya? Hai. Tozaimasu. Baka bigla tayong matumba mabigat.
Sakay ulit. Yeah. Laki. Ang laki niya. Tingnan natin kung mag-i-start ng walang clutch. Neutral. Mag-i-start. Stand, medyo malayo yung stand niya, no? Okay. Tsaimas. Ang lakas. And right. Nakakakaba yung first time. Kaya natin yan. Medyo hirap pa ako lumiko, no? Kasi sa body position. Tsaka sa... hindi ko pa gamay yung sa may gear. Yung gear lever. Hindi ko pa siya gamay. Kung nasan siya banda. Kaya dahan-dahan lang tayo. Naka-rain mode lang naman eh. So yun oh. Sub-sub siya ng konti, no? Pero hindi masyado. Ayos pa rin. Yan na. Saka ang pogi niya, no? No? Feeling ko ang pogi ko eh. Pagsakay ako dito, oh. Sakay ko pa lang. Ano talaga siya, no? Quick shifter. Oh, smooth. Grabe, napaka-smooth ng quick shifter niya. Oh, downshift. Lambot din. Ayun na, nagagamit na natin siya kahit papaano. Straight line lang kasi. Quick shift. Isa pa? Ay, grabe lambot! Downshift! Nag-neutral. Ayun na. Third gear. Fourth gear. Whoa! Grabe! Tapos yung hangin niya, no? Nasa helmet ko lang lahat. Wala sa katawan. So, you know, galing tayo sa 34 horsepower. Hanggang sa... ito ngayon 200 horsepower. Grabe. Napakalaking upgrade. Tapos galing ako sa BMW, no? So pangarap ko talaga BMW dati pa eh. Pero kasi nung nakita ko to, grabe yung specs niya. Sobrang dami. Siguro sa lahat ng bike, ito na yung pinaka ano eh, pinaka specs out na bike eh. Talagang kompletong kompleto siya eh. Meron ng heated grips, cruise control, quick shifter up and down. Nasa kanya na lahat eh. Tapos yung pinaka unique niya, ayan, liliko tayo. Tingnan natin. Oh, dali lang. Nimble na nimble. Clickable naman siya, oh. Kaya naman yung weight eh. Oh. Ayan, dandaan na tayo kasi bago pa lang yung gulong natin. Oh, okay naman siya eh, oh. Nimble naman siya eh. Hindi mo mararamdaman yung bigat. Ang sarap. So yun, oh. Ano talaga siya, no? Specs out kasi meron siya sa harap na adaptive cruise control na radar. Ito medyo steep tone likon to. Ay, ang sarap. Yung sinasabi ko, no, meron siyang adaptive cruise control. So pag
Kilik mo yung cruise control. Pag mayroong kotse sa harap mo, susundan niya lang yun, oh. Siset mo lang kung ilan yung speed mo. For example, 70 yung speed mo, tapos biglang bumagal yung kotse, automatic siyang mag-a-adjust. So, kung babagal yung kotse, pwede din siyang, for example, 70 yung speed mo, tapos babagal yung kotse, biglang magiging 60. Magsi-60 din yung brake, so mag-engine brake siya. Tapos, meron ding nakiklik kung gano'ng kalapit yung, kung gano'ng kalayo, lapit o layo yung sasakyan. For example, nag-increase siya ng speed. Mag-increase din yung speed ng motor hanggang sa speed limit na sinet mo. So, ganun siya ka-high-tech, no? Ay, grabe, yung sarap. Tawag dyan yan, no? Yung umiilaw na triangle na yan, may blind spot detector siya. So, pag may kotse sa gilid natin, na nade-detect niya na alam niyang blind spot sa atin, gaya niya, hindi natin nakikita, o yan, o, naka-yellow. Tapos nawala na, kasi wala nang kotse sa likod, eh. Yun yung special features niya, no? Kawasaki Ninja H2 SX SE na naka-supercharger. Grabe, ang sarap. Hindi ko marinig yung ano niya, eh, no? Supercharger. Oh, maya-maya siguro may rinig ko rin yan. So, you know, grabe, ang ganda. Ang sarap. Meron siyang heated grips, traction control, tapos naka Brembo din siya, Brembo radial master cylinder. So yung suspension niya, no? Suspension niya, no? So yun, no? Naka ano siya, Showa Kex Kawasaki electric suspension. So naka ano na siya, no? Naka semi-active suspension na siya, no? So yung bike na yung magbabasa ng road condition para sa atin, para talagang komportable tayo sa biyahe, no? Bali, i-adjust mo na lang siya sa TFT screen dito sa mga boto na to. Grabe, ang ganda. Can't believe nakuha ko tong bike na to, no? Sa pangarap lang natin to, eh. Ano siya, no? 200 horsepower na may supercharger, and then yung torque niya is 137 newtons of torque. So grabe, napaka torquey niya. Imagine, i-sports ko to mode. Siguro napaka sensitive ng ano nito, ng throttle. Sa bagay, kasi ano pa rin naman siya, eh. Yung engine niya is from H2 pa din, no? Talagang alam mong torque yung bike na to. Pogi. Grabe yung sparkles niya, no? Kitang-kita mo kahit pala sa black. Ang ganda ng cockpit niya, oh. Kala mo cockpit ng jet, eh. Ang laki ng TFT screen, oh. Ang labot ng clutch. Masarap din naman ng brake. So yung brake na makikita mo siya doon, oh. May sensor siya. Di mo na natin i-red line kasi nasa break-in period pa lang siya. Oh my god, ang sarap. Grabe. Yung suspension niya napaka ano? Napakaganda. Talaga hindi mo mararamdaman yung lubak. Wala ding vibration, no? Sa handlebar, eh, napaka-konti ng ano niya, no? Vibration. Halos wala nga, eh. Tapos yung position natin, parang ang pugi. Ang pugi sa pakiramdam, eh. Pero ayoko yung body position ng sports bike, eh. Talaga na-try ko na, eh. Pero ito, yo. Balance na balance siya. Hindi sasakit yung puwet mo. Hindi din sasakit masyado yung kamay mo. Kasi balance yung body mo sa bike, eh. Para siyang half enough, eh. Merong weight sa kamay mo, meron ding weight sa puwetan mo. So hindi lang puwetan mo yung sasakit, pati kamay mo. Pero hindi din, eh. Fifth gear, try natin. Ay, grabe. So
Sobrang smooth. Paka-nimble siya, no? Ganda. Napaka-nimble niya. Ang daling ibiyahe. Oh, gabi. Ang pogi. One hand. Napaka-pogi. So, you know, yung sabi ko sa inyo, no? Siya yung pinaka-specs out na bike, eh. So, bale, ang kapareho nito isang, ano, no? Yung Multistrada V4S na Ducati. So, yung similarity niya lang, yung adaptive cruise control at saka yung blind spot detection. No? Parehong-pareho sila. Pero sa horsepower, lamang na lamang to. Kasi alam ko, parang 167 lang siya. 65. And then ito, 200 horsepower, eh. So, ang ano niya lang, no, advantage ng Multistrada, pwede mo rin siyang touring, pwede ding pang adventure. So, yun yung lamang niya. So, hindi ko naman talaga magagamit yung adventure, eh. So, kahit nga yung BMW GSA, medyo nag-alangan ako sa kanya, eh. Kasi siya talaga yung first choice ko, eh. Yun nga lang, mayroong bagong lalabas. Saka masyadong mahal dahil nga sa inflation, mas lalo siyang nagmahal, eh. So, nabigla ako napaisip. So, ito, mas mura to ng konti. Pero, updated to. And then, lamang na lamang siya sa electronics. Plus, pogi pa. Tapos, yung pinaka-in-love ko talaga ako sa kanya, yung supercharger. Grabe yun. Ang lambot ng downshift. First time, no? First time ako nakagamit ng may quick shift. Up and down. Tingnan natin. Ay, grabe, ang bilis. 1 piga ko lang. Kunting piga ko lang, eh, talagang umaarangkada na siya. Gumagana na yung gumagana na kaagad yung supercharger niya, ano. Neutral, napakadali. Ay, ang pogi. Ang pogi, napaka-pogi. So, saka laki niya, no. Ang lapad niya, oh. Kita niya yan. SE. Di ko alam kung ano ibig sabihin niya, special edition. Siguro. Ang lapad nyo, tapos ang ganda nitong emblem. Favorite ko yan. So yun, makikita mo yung blind spot detection dito. Ayan. So hindi ko pala na-adjust yan, no? Mali, ngayon ko palang i-adjust. Kaya pala hindi ko makita yung mga kotse kanina. Yan na, nagagamay na natin siya. Hindi ko lulubos na akalain na maa-afford ko yung gantong bike, eh. Talagang sipag at tsaga lang talaga, eh. At saka yung ano, yung goal, yung isiset mo yung sarili mo sa goal mo, sa pangarap mo, talagang kakayanin mo talaga, eh. So, nasa tao talaga yan, eh. Kapag meron ka talagang gusto, eh, talagang gagawa ka ng paraan. So, ako, no, yun, no. Monday to Saturday nagtatrabaho 12 hours a day. Talagang uuwi ako, tulog lang yung pahinga, no? So worth it naman yung paghihirap ko. Hindi ko naman napapabayaan yung family ko, no? So, nagpapatayo pa kami ng bahay. Nagpapatayo na pala. Malapit na, next month na matatapos yung bagong bahay namin. So, you know, sipag at tsaga lang talaga, eh. Guys, tandaan nyo yan. Pag may gusto kayo, pag may pangarap kayo, iset nyo lang sa mind nyo. Ang kailangan lang talaga, first step. Naalala ko nung mga panahon na gusto kong magmotor,
Nanonood-nood pa lang ako sa YouTube. Pati nagtatanong-tanong pa lang ako sa mga kaibigan ko dito kung paano kumuha ng license ng menko, no? Last year lang yun, guys. Last year lang yun, sinet ko yung mind ko sa ganun. Ngayon, andito na tayo. Meron na tayong dream bike. Nakuha ko na yung Kawasaki H2 ko na pinapangarap. Nakakakilig. Sinimulan ko lang talaga sa first step. Magtanong-tanong, mag-enroll, no? So, ngayon, no? Ayan. Nakuha na natin. Nakuha ko na yung dream bike ko. Grabe, napaka-nimble niya. Ang ganya. Naka-ano lang pala tayo. Second gear. Sarap na sarap sa second gear. Hindi ko mararamdaman eh. Hindi mo talaga mararamdaman na ano eh. Na kinakawawa mo yung engine niya eh. Kasi second gear, kayang-kaya mong mag 100 dito eh. Kahit yung first gear, kayang-kayang mag 100 nito. Alam ko 150 ang top speed nito eh sa first gear. Tapos yung top speed niya, ang alam ko, yung totoong top speed niya talaga 336. Yun nga lang, yung lalabas sa screen mo 300 lang, kasi yun lang yung limiter niya sa screen. Hindi ako sure. Third gear pull. Hindi ko pa naririnig yung supercharger. Siguro sa first gear, second gear. Hindi ko marunig, ang lakas ng hangin. Try natin. Yun! Medyo narinig ko. Lakas kasi ng hangin eh. Ano ba ito? Bukas ba yung... Grabe, ang sarap niya. So, you know, medyo sports type pa rin talaga yung engine niya, no? Yun nga lang, ginawa nilang comfortable for touring. So yung H2 na motor, ano siya, 240 horsepower ata yun. So ito, binabaan nila, ginawa nilang 200. Tapos, dinamihan nila ng specs, ng electronics. Talagang for touring talaga siya. You know, kita ko na yung tsura ko sa ano. Sa reflection, ang pogi! Ang pogi, ang laki! Tapos ang ganda pa ng helmet natin. Medyo napalayo na. Napasok pa ako eh. May pasok pa mamaya eh. Hindi ko na alam kung saan na tayo. So yun ang sinasabi ko, no? Sports oriented bike pa rin talaga siya, no? Kasi 200 horsepower eh. Pero ang ginawa nila, inangat nila itong handlebar. So meron siyang handlebar riser, no? So yun, no? Nakaangat siya, hindi siya nasa babang-baba, hindi siya sub-sub. Medyo nakaangat pa rin talaga yung ano natin, handlebar. Grabe, ang ganda ng tunog. Tingnan natin yung... Oh, ayun na yung supercharger. Yan pala yun, kapag nasa 7,000 RPM ka na, no? May sumigaw ata sa atin. Shit! Sorry po. Sorry po. Nasa 7, nasa 6 to 8,000 RPM siya eh. Maririnig mo yung supercharger. Nagtitingin na yung mga training kanina. Nangingin natin. Ang ganda ng tunog na supercharger niya, nakakadig.
Mami-feel mo yung uniqueness niya, no? Dahil dun sa supercharger na yan. Ah, excited na ako ng ilang ride to. Sobrang excited. Gan lang naman yan, no? Kaya ko naman eh. Ano pala siya, no? 260 kilos. Ganun siya kabigat. Pero pag talagang ano ka na, no? Umaandar na siya. Hindi mo na talaga mararamdaman yung bigat niya. Napaka-balance niya. Flickable din naman siya, no? Hindi ko nga lang alam pag sa mga banking na. Hindi ko lang sigurado. Yun, dito na tayo, seaside. Yung brake, napakaganda ng brake. Talagang maaasahan mo. Oh? Kapit na kapit yung brake eh. So mamaya, adjust natin yung lever. Kasi medyo malayo eh. Ay, supercharger, rinig na rinig, oh. Ang sarap. Saan ba tayo papaisto? Dito na lang. Picture lang tayo. Oops. Dahan-dahan lang. Ingat pa rin tayo. Na-brake na natin yung ating bike. Kahit pa paano. Ay puta. Nadali na naman. Buti lang, goma lang yung ano ko. Ayun, no? Grabe yung sparkle niya. Makikita mo talaga sa ano, sinag ng araw. Ang pogi. Oh? Ang pogi. So yan yung radar assist niya, no? Yan. Yung kanyang adaptive cruise control. Diyan nakalagay. Tapos yung supercharger niya, ito. Ang ganda ng tunog mo. Yung kanyang engine. So, pinalagyan ko rin pala siya ng slider na. So, ayan. Para sigurado na kasi may nakita ko na tumba niya eh. Nagasgasan dito, no. So, San Jumong yung binayad niya. Kakakuha lang. Nang dahilan din niya pinalagyan ng slider. Nadali. Bali, magpa-park na dapat siya eh. Nakastop na eh. Hindi niya lang kinaya yung bigat. So, ito sulit to, alam ko. Tapos yung kanyang Brembo disc brake, napakalaki. Tsaka yung kanyang ano, radial brake master cylinder, no? Abot naman, diba? Sakto lang, diba? Buwasan natin. Paano ba siya ina-adjust? Hindi ko alam. Hindi ko alam paano siya ina-adjust. Nakalimutan ko itanong. Tapos ito, ano ba? Number 4? Number 5? Number 5 na. Okay na yan. Ay, grabe. Laki naman pala ng gulong. Grabe. Parang gulong ni Batman. Tapos itong ano yan. Ayaw ko lang kung ano yan. Hindi ko magets. Bakit ganyan yung yellow niya sa likod. Tapos ito yung radar assist niya. No? So, dito siya nakalagay. Yan. Yung blind spot detector. Tapos yung bag natin. 18 liters ata to. So, kasang-kasang equipment natin dyan. No? Ayoko lang yung ano niya eh. Exhaust niya eh, napakalaki. Pero okay lang naman. Feeling ko napakabigat niya, no. Solid eh. Tapos nakaano na rin siya oh. Single-sided swing arm. Aluminum forge. So, magaan talaga siya.
Natatakpan lang nito eh. Ganda sa ano yung na single sided yung arm, oh. Ang ganda. Tapos yung gulong niya Bridgestone Batlax Hyper Sports. So di ko alam kung talagang reliable siya, pero feeling ko naman, oh, premium bike to eh. Tapos may accent pala siya na gray sa baba, ano. Tapos yung kanyang inline 4, ang ganda. Tama, nagbublue na kaagad, oh. So yun, oh, quick shifter, up and down, traction control, heated grips, cornering headlights. So ito siya, no? Adaptive din siya. So depende sa lean mo, yun yung ilaw sa kanya na pag lumiko ka. 1, 2, 3. Tapos electronic semi-active suspension, TFT, na napakalaki. Grabe. May ninja din pala to. So ito yung upuan mo, commander. Napakalambot. Tapos meron na siyang tank pad, no. Ang galing. Saan yung galing? Ang galing, may tank pad na siya. Hindi ko na kailangan bilhan. Saan yung galing? So yun, no. Tapos ano din siya, no? Keyless. So ito yung key niya. Napakalaki. Simple lang pero maganda. Yan. So yun, guys. Hanggang dito na lang ang ating first ride. Sana nag-enjoy kayo sa aking fixing vlog, no. Ewan ko lang kung maiksi ba to. Feeling ko mahaba eh. Ay, ito pa pala yung ano niya, no. Dito pumapasok yung hangin sa kanyang supercharger. Nakadiretso siya. Ito. Nare-diretso yan sa kanyang supercharger. Ganda, no. Pareho ba siya? Ay, hindi, no. Iniba nila. So dito may design. So dito yung supercharger niya. Ganda. Ang pogi. So yun, guys, hanggang dito na lang, no. Maraming salamat kung nakaabot kayo hanggang dito sa ating first ride ng ating new bike, ang Kawasaki Ninja H2 SX SE. Napakapogi, napakalaki. So yun, oh. Uwi na ako kasi may pasok pa mamaya eh. So hindi mo natin siya gagamitin pampasok kasi hindi ko pa gamay, madilim. So yun, guys, abangan nyo yung next vlog natin kapag naka-break in na to. Pwede na natin siya yung redline. So hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panunood. Sana subaybayan nyo yung aking adventure from Japan. Peace out. Yeah. Ang pogi mo. Ang pogi mo. Bye.